Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Welcome back to my channel. Ayan guys, real talk po tayo ngayon. Real talk po ang aking pong sasabihin po ngayon. Dahil po rito sa isa ko pong laging karapasama na pangungwapo ng mga mutya. Eh lagi po tayong napapasadahan sa kanyang pong pinagsasabi sa kanyang pong pagbabla. Ito pong tao nga rin. At tayo po ay kinukutya po sa kanya pong pinagsasabi. So, ay ko na po sanang banggitin ito para hindi mo mga pangalang sumusubra na po. Tayo po ay nananahimik na naman tayo. Wala naman tayong nagrabe yung tao. At tayo naman ay tahimik lang. So, kailangan lang natin sagutin para medyo matauhan naman itong taong ito sa kanya pong pinagsasabi. Ito po yung lagi ko pong kasama sa pangungapan ng mga mutya ng araw, bago pa lang ako ng bablog. So alam nyo na po yun, yung taong yung sinasabi ko. Ito, real talk po ang aking pong sasabihin para po sa kanya. At ang si kanya pong sinasabi na tayo daw po ay umorder lang po sa, umorder po tayo sa Shopee. Wala pong masama ron. Shout out sa mga rider ng Shopee, sa top po sa inyo, sa kasala-sala. Wala, para sa akin, wala pong masama na umorder po sa Shopee at sa kasala. Malalaking kumpanya po yan. Halimbawa na lang po. Halimbawa, kailangan ko po ng dumami na silis, 10 elements, o dignum bracelet, o ano pa man, o kamay ng lito, ang tinatawag na tagupay-pay. Alam ba naman po, gamitin ko pa yung aking pong minaman yung taxi. Napupunta pa ako ng Dolores Quezon o Mount Banahaw para walang po bumili ng gumamila siles o ten elements. Ay napakalaki po ng gastos. Bukod sa babayaran ko na po yung boundary. Babayaran ko, bibili pa ako ng gasolina siyempre. Napakalaki pa po ng toll fee na babayaran. So bakit pa ako pupunta ron? Eh meron naman tayong siyapin na opera. Para naman na tayo makatipid ng kaunti. So sa akin, wala akong nakikita na masama po ron sa pag-order po sa siyapin. Pero yung taong po ito, na aywan ko ba bakit ganito po ang naging resulta ng kanya ano? Masama po ang ano, hindi po maganda kanya pong pag-uugali. Wala siyang good manner, right conduct. Tanga. Sapagkat eh, wala pong masama ron. At tayo naman, binabayaran naman natin. Ngayon, hindi po maganda kung sakaling tayo po murder, tapos hindi po natin, pagdating ng deliver, hindi po natin binabayaran. Hindi po maganda yon. Para sa akin. So, yun pong lagi niya pong pinukutya sa akin kung ano pang pinasasabi. So, pinapabayaran natin, hindi lang natin yung pinapansin kailan. Medyo sumusubra itong tao nito. Kumbaga sa ano eh, iba na yung kanyang, ano, iba na yung kanyang pinagsasabi. Sabihin pa lang ho ng mga subscriber na bakit alam naman na tayo po ang tinitira eh, bakit hindi ako umiinom. So, hindi po maganda at hindi naman tayo papayag ng ganun. At tayo po yuyurakan naman. So, ito, ang maano ko lang, no? Hindi po talaga maganda ugali nito sa pagkatayin. Ito nga po, ito, masabi ko lang din naman. Nang kasama ko pa po ito sa pangunguha ng mga mutya. Pasensya na po kayo at madam at medyo, hindi ko naman na pangalanan, madam lang, na nangunguha nga po kami ng mutya eh. Sabi niya nga sa akin eh, hindi ako naniniwala dyan. Sa mga mutya, yan po yung tinatanim lang. Kaya inuusis ako po yung, tinanong ko sa kanya kung ano pong tanim. Ibang ihagis muna ron sa unahan, pupunta muna sa unahan, ilalagay yung mutya ron, tapos pupuntahan doon, kukuha ng camera, para kunwari, eh, nakuha na doon siya na kuha. Kaya kukuha ng kahoy, mag-ahalabay puro na sa
isang puno, tapos makakita ng mga kwintas kung ano pa. So, hindi po maganda. Samantalang wala nang ginagawa yung tao sa kanya. So, talagang hindi po maganda ang takbo ng anong tao nito. At saka ito pang inano ko, no? Anong bang medyo hindi magandang inano nito talagang. Ito bro, alam mo yung sinasabi ko. Na binigyan kita ng tuway. Yan, yung tuway-tuway na yan. E yan, nagaling sa akin. Binigyan kita ng pulong dyan para patainin siya. Pero ang susi, hindi ko binigay sa'yo. Nasa akin pa rin. So, kahit pinapakain mo yan, dahil ang susi nasa akin, galing sa akin, ako pa rin nasusundin niya. So, hindi po, ano, hindi maganda. Na, yung bang, siyempre, hindi na maganda ang yung pinaggagawa. So, medyo mahirap yan. Kasi tayo, para-para naman, para-para tayo spiritual. Paano tayo at umayos, huwag tayong mananagasan ng tao, no? Yo, sabi nga, dahan-dahan lang. So, hindi naman natin inaano, total. Sabi nga, ikay, manggagamot. Pero sarili mo, yun na kaya lumitin. So, may halong inggit. Iwasan mo, no? Payo ko lang sa'yo. Ito, payo ko sa'yo, Brad, no? Alam ko, panonorin mo ito eh. Medyo baguhin mo yung ano, style mo. Na okay lang na ako lang kutsahit mo ako na kutsahin. Pero alam mo naman, o hindi mo pa alam, nakakalimutan mo siguro, na ang iyong kinukutya ay isang spiritual din na katulad mo. Pero mataas ang antas. Hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Hindi ko po inangat po akong sarili. Para malaman lang po nitong taong ito ba nakakalimutan niya. Na ang kanya pong kinukutya ay blazer po ng Haring Makan. So lahat ng iyong sasabihin na kutya na hindi maganda, irarabilt ako po yan sa'yo. So, makakarma. Karma po ang abutin yan. So, hindi po maganda. Lahat ng ibabato mo sa akin, irarabilt ako sa'yo, karma ang abutin. So, hindi maganda yan. Ako hindi naman ako nang ideyaw na ikialam diyan sa yung pamilya kung ano pa man. Hindi ako may ikialam diyan sa sarili yung ano yan. Sarili yung problema. Yakin lang. Kasi talagang lagi mo akong kinukutya. So hindi naman tayo po pwedeng manahimik lang. Sabihin pa lang ng mga naka mga kakilala ko ng bakit hindi ako sumasagot sa yung tangungot niya sa akin. So, nasa iyo yan. Sige pa, ipotsahin mo ko. Pero ito lang masabi ko. So, irarabilt ako yan. Ngayon, hawak-hawak mo yung tuway. Nasa akin ang susin yan. Wala ka. Ang isang tao po kasi kapag punong-puno-puno galit sa kalooban, yan po yung madali kong pasukin ng mga tinatawag na mga elemento. Hindi po maganda ang isang spiritual. Yun lang ang masasabi ko ron sa kanya kung ano sa akin. Yung iba nga po, Paul na, pero wala itong magawa. Yung pong kasiyahan niya na ganun ang kanya pinagsasawa.
tayo naman ho eh, ano na naman tayo? Pag-vlog, wala naman tayong nag-raadunta. Pag-vlog lang naman sa atin. Hindi tayo tumitira, hindi tayo nangimira ng tao. Kaya may mga bagay po na kailangan natin sagutin para matawan na. Hindi po maganda ang kanya pong pinaggagawa. Pagka imabot po ang karma, doble-doble, may bonus pa. Ulan po niyan. Iniwan yung asawa, sumama sa subscriber. Bahala ka dyan. Problema niyan. Wala ang pakialam dyan sa inyo. Ayaw ko lang yung bang wala naman akong ginagawa masama. Kukutsain. Nagugat lang naman to nung naalala ko pa nga nung araw yun. Naugat lang naman yan ng may nag-sponsor sa atin na pagbibigay ng financial para sa ating pangunguha ng mga mutya. Isisit natin, tatawagan mo ako, isisit natin. O sige, meron na tayong sponsor. Lakad tayo sa linggo. Pagdating ng linggo, sasabihin mo, bro, nawala na, nagastos na. Postpone. Ilang business yun na gaganon. Pero sa akin, okay lang yun. Tapos, naalala ko, meron nagbigay sa iyo ng 6,000. Sa akin, may nagbigay din na isang tao lang din nagbigay ng nag-ano lang po na ng 14. Hindi ko sana sasabihin na gano'n na binigay kasi baka sabi nga magtampo ka kaya lang baka sinabihin ko naman na yung ganong halaga tapos magtanong ko rin sa tao sabihin yung bagong sinabihin ako. Sinabi ko sa'yo yung ganong halaga 14,000. Sa'yo 6. Doon ka rin nagtampo. Sana yun. Tapos yun may bigay po sa akin ng computer subscriber sa rin yun. Tapos may nagbigay sa akin ng mga stone na katulad po ng tourmaline black o black tourmaline black, citrine, amethyst, yung mga ganun. Tapos pinapakita ko, binag-vlog ko. Tapos, nagkaroon ng ingit. So, huwag po natin peralin yung ganun. Ingit po sa kapwa. So, wala pong hinugulot na mabuti yan. So, ano lang po tayo? Manalangin lang po tayo sa metapad at ibibigay po yung para sa atin. Huwag po tayong mag-imbot ng hindi po sa atin. Ay, manalangin, magsikap. Ibibigay po ng metapad po yan. Sa'yo na lang naman, pero pareho tayo mga spiritual. Siyempre, tayo po yung malapit po tayo sa Diyos. Tayo po yung mga soldier of God. Ang ating pong panalangin ang ano lang tayo. Hingi lang tayo sa Kanya. Yun po yung pagkakalob niya sa atin. So, yan lang po yung aking pong na payo ko sa'yo. So, sabi nga sa Bisaya, luway-luway lang. Medyo ayaw ko na sanang ano niya. Kaya lang, sumusubra na eh. At sa yung mga nagtanong po sa akin, nag-message na yung libon, kung saan po gamit, paano pong sagisag ng pespiko at saka yung cross. Yun, tulad po sinabi ko. Ang libon po ay pandiskomunyum po yan sa baril. Hindi po pumuputok ang baril dyan. Basta tama lang po ang pagkasa o paggawa po niyan. Hindi po pumuputok ang baril dyan. Sabi nga po sa amin sa espirituhan, yan po ay pandiskomunyum sa armas. Ang pespiko naman, sagisag po ng ama. At ang cross ay sagisag po ng anak ng ating pong Panginoon na Jesus Kristo. Yan po ang sagisag, yung cross. So, yan, naliwanagan po. Naipaliwanag po yung tatlo pong katanungan. So, marami pong salamat. God bless po sa ating po.